nakita natin merong negligence na nangyari dahil pinabayaan niyang mangyari ito sa kanyang lugar. Alkalde ng Porac, Pampanga, nais na ipasuspinde dahil sa pagkakatuklas ng umano'y ilegal na gawain sa loob ng Pogo Hub compound ng Lucky South 99. We are investigating din po yung regional director dun sa mga yan, ang mga reports na hindi po na a-action na mabuti. We put accountability and dun sa mga regional directors, no? Especially yung mga ganyan. Tama po, yan, meron po kaming ginagawa investigation. But before that, we need yung talagang concrete report. Director ng Police Regional Office 3 kasama na sa iniimbestigahan kaugnay ng operasyon ng illegal na pogo sa Central Luzon. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. Dating Senador Laila De Lima absuelto na sa lahat ng drug cases na isinampa laban sa kanya. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Paggamit ng puwersa ng China sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal, sinadya talaga ayon sa Defense Department. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Muling pinasok ng mga otoridad kasama ang isang senador ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dito kumbensido ang mga otoridad na may koneksyon ang Pogo Hub sa Porac sa naunamang sinalakay sa Bambantarlak. Ito ang balita ni Harlene Delgado live. Magandang hapon, Harlene. Ano ba ang naging assessment ng senador at ng mga otoridad? At ano ngayon ang susunod na hakbang ng PAOK? June, kung si Senator Sherwin Gatchalian ang tatanungin, ito na anya ang pinaka-violente na Pogo Hub na kanya nabisita kumpara sa mga unang nagalugad ng mga otoridad sa Pasay City at Bambantarlak. Personal na inspeksyon ni Senator Sherwin Gatchalian ang Lucky South 99 sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC katuwang ang Philippine National Police. Pagpasok pa lang ng compound, bumungad na ang ilang mamahaling sasakyan. Dito ipinakita rin ng mga otoridad sa mambabatas ang mga natagpuan na pinaghihinala ang Chinese military uniforms. Ganoon din ang ilang gamit sa pang-torture sa mga biktima. Masangsang na amoy naman ang sumalubong sa mga otoridad at sa mga miyembro ng media nang silipin ang ilang gusali kung saan sinasabing ginagawa ang iba't ibang uri ng scam. Sangkatutak na text blasters at chargers ang naiwan sa loob na ginagamit umano sa text scams. Ilang electric bills din ang nadiskubre na nagkakahalaga ng 35 million pesos sa loob lang ng isang buwan. Pinasok din ang Maalag KTV na entertainment area kung saan umano nangyayari ang sex trafficking. Sa second floor, naiwan pa ang mga damit pambabae sa mga dormitoryo. Ang ilang kwarto, may bakas pa ng dugo. Para kay Senator Gatchalian, iisa lang ang sindikatong nagpapatakbo sa mga ilegal na operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Nakitaan na rin kasi ng koneksyon ang Porac Pogo Hub sa nagalugad na Pogo Hub sa Bambantarlak at maging kay Mayor Alice Guo. So may common personalities po ang Porac at saka yung Bamban. So binubuo namin po iyon, nakita na namin yung matrix, may mga documentary evidence na kami sa ilang mga tao. Kaya lang may mga beneficial owners na hindi natin nakikita sa mga SEC at saka PAGCOR documents. Ang masasagot ko lang yung mga kausap niyang tao, nakita rin dito sa Pogo Hub nito. Bunsod nito, nire-recommenda ngayon ni Senator Gatchalian sa Department of the Interior and Local Government na pag-aralan na ang pagsuspinde kay Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil. Para sa mambabatas, hindi na sana lumaki ang Pogo Hub kung naagapan ito ng alkalde. Nakaka-dismaya na ganitong kalaking Pogo Hub, eh hindi niya nalaman. Nung narinig ko yung investigation ng provincial
government ng Pampanga at sinabi niya hindi niya alam at hindi siya pinapapasok at si Kapitan hindi rin pinapapasok. Dapat naging red flag na yan. Kung ang isang mayor hindi pinapapasok, kung isang kapitan hindi pinapapasok, magduda ka na. Dapat magsumbong ka na sa police, hindi yung tatahimik ka. Dahil kung tumahimik ka, para ka nang kasama doon sa mga krimen na nangyari. Kikita natin, merong negligence na nangyari dahil pinabayaan niyang mangyari ito sa kanyang lugar. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng pahayag mula kay Mayor Capil. Sa ngayon, meron ng isang dosenang persons of interest ang PAOK kaugnay ng illegal na aktibidad sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa PAOK, nasa Pilipinas pa ang karamihan sa kanila, ngunit may isang Chinese national umano ang tinangkang tumakas. Just last night, may pinahold kami sa Davao Airport. And ito yung isa sa mga boss na pinagdududahan namin. So ginagawa na namin yung mga dokumento ngayon para at least ma-interview namin at ma-imbestigahan. Bukas, nakatakdang maghain ng PAOK sa Department of Justice ng mga kasong kidnapping at serious physical injuries laban sa mga sangkot sa Porac, Pogo Hub. June, posibleng mabuksan na bukas yung 53 volts doon sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga matapos sa maghain ng PAOK ng motion to break open sa korte. Habang mag-a-apply din ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ng warrant to examine computer data para naman mabusisi yung mga informasyon na nandoon sa mga computer na nakumpuska sa loob ng Pogo Hub o tinatawag nilang scam farm. Samantala, June, na plano naman ng PAOK kano na gawing eskwelahan yung Pogo Hub dito sa Porac, Pampanga sa oras na mapasa kami ito ng gobyerno yung property ng buong Pogo Hub sa Porac. At yun muna update mula dito sa Porac, Pampanga. Balik sa June. Yung sinasabi mo kanina, Harleen, na mga personality o sinasabi ng PAOK kanina na mga personality na magkakaugnay, ito bang mga personalidad na ito ay meron ng kinasangkutan dati na kontrobersiya? June, kung doon sa mga personalidad mismo, no, ay limitado pa yung ibinigay sa atin ng PAOK dahil ongoing yung kanilang investigation at doon nga sa pag-verify ng kanilang tinatawag na matrix na nagdudugtong o nag-uugnay doon sa Pogo Hub sa Bamban at dito sa Pogo. Pero ang sinasabi, June, ni Senator Gatchalian ay yung mga kausap o mga naging kasosyo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ay nakita rin dito sa mga personalidad na nag-ooperate ng illegal dito sa Pogo Hub sa Porac, June. Sinasabi nga dyan kanina, parang mas masahol pa ito doon sa Banban Tarlac. Kaya sinasabi nga nila na dapat ding managot yung mayor ng Porac. Harleen? Yan, June, yung basis ng panawagan niya ni Senator Gatchalian sa Ombudsman at sa DILG na tingnan na rin yung posibilidad na isuspend ang alkalde dito sa Porac, Pampanga para gumulong yung investigasyon at makita nga yung kanyang allegedly nakikita ni Senator Gatchalian na pagkukulang o negligence dito sa illegal na operasyon ng Pogo sa Porac, June. Yung bang mga sinasabi mong mamahalin na sasakyan na yan, alam na kung sino-sino yung may-ari. Maaari, siyempre, kung mo yan ay malalaking tao rin, hindi siyempre ipapangalan sa kanila yan kung titingnan natin yung ganung sistema, Harleen. June, as to yung mga owners, yung mga nakita natin kanina sa loob na mamahal yung sasakyan ay hindi pa rin inilabas ng PAOK dahil parte yan ng kanilang ongoing investigation. Pero patunay anya ito na talagang ang malalaking tao o talagang may mga malalaking pera yung mga nag-ooperate doon mismo sa loob ng Pogo Hub sa Porac, June. No, yung sinasabi nila na beneficiary nito na kumbaga hindi pa nila alam kasi mahirap pa matukoy. Ito ba yung mga parang player yan ng Pogo dito sa Pilipinas? Ito ba yung mga Pilipino rin o mga Banyaga rin, Harleen? June, hindi din masyadong nagbigay ng specifics ang PAOK at si Senator Gatchalian dahil nga nag-iingat sila ano dahil parte ito ng ongoing investigation. Pero ang sinabi kanina ni Senator Gatchalian ay may mga Banyaga at may mga Pilipino na tinitingnan dito sa likod ng Pogo operations dito sa Pogo ng Porac at ng Bamban. At tingin nga ni Senator Gatchalian, iisa lang yung sindikato na mastermind sa lahat ng illegal na Pogo operations dito sa Pilipinas, June. Kailan ba uli ang kailan ba magsisimula ang imbestigasyon
muli sa Senado hinggil dyan sa Pogo, Harleen. June, sa Miyerkules, magsasagawa na ulit ng pagdinig ang Senate Committee on Women kung saan itutuloy yung investigasyon kay Bambang Tarlac Mayor Alice Guo at tatalakayan na rin itong issue ng Pogo sa Porac, Pampanga, June. Maraming salamat, Harleen Delgado, nag-uulat ng live mula sa Porac, Pampanga. Samantala, hindi na ligtas sa investigasyon ang direktor ng Police Regional Office 3 kaugnay sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo sa Central Luzon. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, nakapagtatakang hindi na i-report sa National Headquarters ang mga sinasabing umano'y mga napatay na dayuhan sa loob mismo ng Pogo Hub. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Yung unang-una, no, hindi naman po yung term namin protector, no. Pero kasi may mga semblance na hindi na, na meron talaga. I'll just give an example in Porac, no. Bakit natin rinili po yung provincial director doon and the chief of police? Kasi may mga killings doon na hindi na imbestigan mabuti. Aminado ang pamunuan ng pambansang pulisya na mayroong mga unreported killings sa loob ng compound ng Scam Farm sa Porac, Pampanga at maging sa Pogo Hub sa Banban, Tarlac. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ito ang dahilan kung bakit inalis ang buong pwersa ng Banban Municipal Police Station at ang Chief of Police ng Porac at ganun din ang Provincial Director ng Pampanga. Hindi siya kasi normal eh. Sa ibang bagay, dapat bakit may mga foreigners na namamatay na doon? And dapat, for their own, dapat napainimbestigan nila. Asan ba nagagaling to? Hindi kasi nagiging natural sa kanila pag may ganyan. Dapat hindi, inaalam nila. Then sa Banban naman, why do we need to relieve all these people? Again, ganun rin, may mga unfounded bodies. Punsod ng pangyayaring ito, sinabi ni Chief PNP, nakasama na rin sa iimbestigahan ang Regional Director ng Police Regional Office 3 na si Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. We are investigating rin po yung regional director dun sa mga yan, ang mga reports na hindi po na-action na mabuti. We put accountability and dun sa mga regional directors, no? Especially yung mga ganyan. Tama po, yan, meron po kaming ginagawa investigation, but before that, we need yung talagang concrete po. Bukod sa mga pulis, tiniyak din ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na mananagot ang mga lokal na pamahalaan kung mapatutunayang mayroong operasyon ng ilegal na Pogo sa kani-kanilang lugar. Kung titignan nyo ang ginagawa ng ombudsman, there are two disciplining para alam ng ating kababayan. Number one is the ombudsman, no, and number two is the sanguniang panlalawigan. Yan ang disiplina pagdating sa administrative aspect. Kung ito ba isususpindi, i-dismiss. Kinumpirma rin ang Criminal Investigation and Detection Group na may kaugnayan ang Pogo Hub na sinalakay ng pulisya sa Banban, Tarlac at ang Scam Farm sa Porac, Pampanga. We have seen some connections between Banban and Porac Pogo. And those documents are still being studied. And aside from that, we are in the process of applying computer data, seizure of computer warrant regarding computer data. And upon completion of these processes, we will give you the result of the examination of these computers. Nasa 800 empleyado ang nasagip ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Banban, Tarlac noong isang buwan, habang nasa 186 naman ang na-rescue sa Porac, Pampanga, kung saan ilan sa mga ito ay biktima ng pambubugbog. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal na ang inabisuhan ng National People's Coalition si suspended Banban, Tarlac Mayor Alice Guo sa kanyang expulsion o pagkakatanggal sa partido. Base sa sulat ni NPC Secretary General Mark Leandro Mendoza na may petsang June 23
ipinabatid niya sa alkalde ang pasya ng chairperson ng partido na alisin siya bilang miyembro ng NPC. Ayon kay Mendoza, hindi nila maaaring konsentihin ang mga aligasyong hindi tapat at mapanlinlang na pag-uugali ni Mayor Guo. Kahapon, ipinag-utos ng chairman ng partido na si dating Senate President Vicente Soto III ang pagpapatalsik sa alkalde bilang tugon sa petisyon ni Tarlac Governor Susan Yap. Sa kanyang liham, sinabi ng gobernador na questionable na ang katapatan at integridad ni Mayor Guo dahil bigo pa itong makapagpakita ng ebidensya para pabulaanan ang mga kontrobersiya na iniugnay sa kanya. Nagsalita na si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagbibitiw sa gabinete ng Marcos administration ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa House Leader, iginagalang niya ang desisyon ng pangalawang pangulo na pag-alis sa gabinete. Dating campaign manager na Unity Team para sa 2022 national elections, si Speaker Romualdez. It's your personal decision and I will respect the decision po. Well, due to our respective roles, sila po sa executive, kami po sa legislative, our interactions are limited. Umabot lang dun sa nakarang budget hearings and obviously, we missed the closer interactions that we had during the campaign. But nonetheless, there's some politics and there's some personal and we only wish the Vice President nothing but the best. And we wish her always the best of luck in all the endeavors and in her service to the Filipino people. Naniniwala ang Defense Department na hindi aksidente o resulta ng hindi pagkakaunawaan ang pinakahuling pangaharas ng China sa Ayungin Shoal. Samantala, hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Maritime Council na isapubliko ang schedule ng resupply mission sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Mariboho. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines Western Command sa Palawan kahapon, mas tumibay ang paniniwala ng pamahalaan na sinadya talaga ng China ang pangaharas nito sa resupply mission sa Ayungin Shoal na nagresulta ng pagkaputol ng isang daliri ng isang Navy personnel. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., hindi aksidente o resulta ng hindi pagkakaunawaan ang nangyari, kundi sinadya mismo ng China. Hindi rin anya nagbabago ang pulisiya ng Pilipinas sa West Philippine Sea na walang kahit isang pulgada ng teritoryo na isusuko ang bansa mula sa mga dayuhan. Gate pa ng kalihim, patuloy na didepensahan ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea na hindi kinakailangang magpaalam o humingi ng permiso sa kanino man. Kaugnay nito, nagdesisyon si Pangulong Marcos na huwag isapubliko ang schedule ng rotation at resupply mission sa West Philippine Sea na una nang inirekomenda ng National Maritime Council. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Nililaw naman ni Secretary Teodoro na ang mga naging pahayag ng National Maritime Council noong Biyernes sa pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay batay lamang sa inisyal na pagsusuri. Una lang sinabi ni Secretary Bersamin na hindi nila itinuturing na arm attack ang nangyari base sa umiiral na international laws. That was a preliminary. Wala naman nakikitang pangangailangan ng NSA upang i-convene ng Pangulo ang National Security Council o NSC upang resolbahin ang isyo sa West Philippine Sea. Ang NSC ay kinabibilangan ng mga miyembro ng gabinete, kongreso, iba pang government officials, private citizens at maging ang mga dating pangulo ng bansa. In fact, nag-convene na rin yung National Maritime Council and acting on the direction of the President. So at this moment, we are not recommending for the convening of the National Security Council. Samantala, ayon naman sa Department of Foreign Affairs, may posibilidad na magpulong muli ang Pilipinas at China sa ilalim ng umiiran na bilateral consultative mechanism on the South China Sea. There are certain possibilities of us meeting again sometime in the near future, but this is
to complement what has been the, and it is a very important aspect, is really the diplomatic front. Una nang sinabi kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat hindi magsisimula ng giyera ang Pilipinas sa China, hindi naman ito nangangaulugan na isusuko ng Pilipinas ang ating karapatan sa mga teritoryong sakop ng bansa. Despite these challenges, you have stood up and upheld the fundamental principles that binds all of us Filipinos, a mutual respect for life, for dignity, and for community. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinaliwanag ngayon ng National Security Council na kinakailangang naaayon sa desisyon ng presidente at whole government approach ang gagawing batayan sa pag-invoke ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ay kung sakaling lumala pa ang tensyon sa Ayungin Shoal at dumating sa punto na sumampa na ang China Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Sa isang panayam kanina, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na sa ngayon ay hindi pa masasagot ng National Security Council kung dapat nga bang i-invoke ang Mutual Defense Treaty sakaling sumampa sa BRP Sierra Madre ang Chinese Coast Guard. Gayunman, iginiit ng NSC na mananatili pa rin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal bilang patunay na bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas. Hindi namin masasagot yan sa National Security Council sa ngayon. That has to be a decision of the President and of the government as a whole. Kasi that means already foreign involvement. Una, hindi tayo papayag na mawala ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. We are committed to that installation. The presence of BRP Sierra Madre confirms our occupation of Ayungin Shoal. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, maaaring sumaklolo ang Amerika sa Pilipinas laban sa mga armadong pag-atake ng ibang mga bansa. Naniniwala si Department of Interior and Local Government Secretary Ben Hurabalos na posibleng magamit sa paparating na midterm elections ang pera galing sa ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Whether we like it or not, sa totoo lang, kuminsan itong mga perang ilegal na ito ay ginagamit to prop up candidates. At yun ang masaklap mo dito. Hindi isinasantabi ng Department of Interior and Local Government ang posibilidad na maggamit ang pera mula sa POGO para sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Ben Hurabalos, maaaring mapagkunan ito ng pondo para sa pangangampanya ng ilang mga politiko at maimpluwensyahan ang eleksyon. Well, can be used? Actually, there could always be that possibility of illegal means, illegal POGO, illegal wetting, or illegal isabong, no? At ang masaklap, even illegal drugs, narcopolitics. All of these things could possibly affect an election. Dahil dito, inatasan na ni Secretary Abalos ang Philippine National Police na tiyakin ang pagtalima ng POGO sa batas, katuwang ang mga local government unit at kanilang mga local chief executives. It could, no? Kaya nga dapat ito'y pag-igtingan sa lahat ng bagay. And that is why we're here, the PNP. Kung titignan mo ang ginagawa nito, hindi lamang against illegal POGO, against drugs, against isabong, against wetting, all of these things. Sinabi din ng kalihim na bukod sa POGO, posible ring magamit ang pera mula sa illegal na wetting, illegal na sabong at illegal drugs para sa nalalapit na eleksyon. Base sa ulat ng PAGCOR, mula sa 300 legal na POGO noong nakaraang taon, bumaba ito sa 43 matapos ang cleansing at verification. Ang mga lugar aniyang legal ang operasyon ng POGO ay ang nasa Metro Manila at Kawit, Cavite lamang. Itong listahan na to klaro na sa Metro and Cavite. Outside of that, para lang maano, kunyari makakita ka pa kayo sa Pampanga o sa Tarlac, sigurado ko illegal na yan.
Zeya Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang posibleng paglabas sa bansa ng mga opisyales na nireid ng Pogo Hub sa Porac kamakailan. Kasunod ito ng tangkang pag-alis sa bansa ng manager ng Lucky South 99 na pinababa sa sinakyang eroplano sa Davao City kahapon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, nasaan na ngayon ang nahuling Pogo manager at ilan pa sa mga opisyal na Lucky South 99 ang hinahanap no ng mga otoridad? Monica, sa ngayon ay wala pang ibinibigay na detalye ang mga otoridad kung nakarating na dito sa Bikutan na yung manager na nahuli kahapon sa Davao. Sa ngayon ay mayroon pang pinaghahanap na hindi baba sa 12 na opisyales ng Lucky South 99 na ang mga otoridad. As we speak ay pabalik na po siya ngayong hapon dapat dito sa Metro Manila para mailagay po natin sa Bureau of Immigration Warden Facility dyan po sa Bikutan sa Taguig. Nakatakdang ilipat ngayong hapon sa Metro Manila ang Chinese national na in-offload sa Davao City International Airport kahapon. Nagtangkang umalis sa bansa ang babaeng Chinese na manager ng nireid na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga ng maharang ng mga otoridad. Isa ito sa persons of interest ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na tumakas bago salakayin ang ilegal na pogo. Then pinakita namin yung kanyang pangalan, passport doon sa ating mga witnesses at positively identified na siya nga po yung taong person of interest natin. So we are requesting immigration to send her back to Manila para may kulong po siya doon sa Bikutan Immigration Facility. Ayon sa PAOC, nasa 12 hanggang 14 pa na na opisyal ng Lucky South 99 ang patuloy nilang binomonitor para hindi makalabas ng bansa. Kabilang din sa binabantayan ang pamilya ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo at mga kasosyo nito sa negosyo. So kasama rin po dyan siyempre yung pamilya Guo. So yung ilang mga business associates nitong pamilya Guo. So anong kasiguraduhan? Naka-alert na po sila. So ibig sabihin, bagamat wala pa pong immigration lookout bulletin order, eh, kapag nag-attempt silang lumabas ng Pilipinas, ipagbibigay alam po yun sa Immigration Commissioner. Ayon sa PAOC, sa ngayon, mayroon na silang minomonitor na 58 ilegal na POGO sa bansa o IGL sa bagong tawag ng PAGCOR na Internet Gaming License. 43 lamang ang nakatala sa PAGCOR na legal o may lisensya. Pero marami ayon sa komisyon ang kanilang namonitor na talagang illegal at mulat sa pool ay hindi kumuha ng lisensya. At saka meron pa kaming minomonitor na ibang mga scam farms, online gaming hubs na talagang walang lisensya ever. So marami-rami pa ho ito. Mas maraming illegal kaysa doon sa merong permit or lisensya. Sa laki ng problemang kinakaharap ng bansa pagdating sa krimeng kinasasangkutan ng ilegal na pogo, hinimok naman ng PAOC na makipagtulungan ang lahat ng local government unit at maging ang publiko upang masawata ang mga ilegal na pogo hub na ito. Lastly, we also would like to call on the community sapagkat hindi ho kakayanin kahit whole of government pa po ang magsama-sama sa sobrang dami ng problemang ito, hindi kakayanin kapag hindi ho tayo tutulungan ng community. So I hope our countrymen do join us in this fight. Otherwise, baka hindi natin mapagtagumpayan ito. Monica, ngayong linggo ay inaasahang lalabas PAOC na lalabas na yung charge sheet at yung summary deportation order para maipabalik na itong mga hawak nila na nasa 161 na mga foreign national na nahuli doon sa
Lucky South 99 sa Porac. At ang mananatili lamang dito ay yung apat na victim complainant at yung 12 na mga itinuturing nilang persons of interest para naman kaharapin yung kanilang mga kaso na isasampa dito. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nalalapit na ang pagtatapos ng matinding yugto ng digmaan sa Hamas. Sa kanyang kauna-unahang one-on-one interview sa local Israeli media mula nang pumutok ang gulo, sinabi ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na nakatuon na ngayon ang military sa posibleng paglipat sa northern border ng Lebanon kung saan nakikipaglaban ng grupong Hezbollah nitong mga nagdaang araw. Handa na rin siyang gumawa ng partial deal sa Hamas upang maibalik ang mga natitira pang bihag sa Gaza. Gayunman, tiniyak ng Israel na magpapatuloy ang operasyon sa Gaza hanggang tuluyang mapuksa ang Palestinian Islamist group. Masayang ipinagdiwang ni Prince William ang kanyang 42 kaarawan sa concert ni Taylor Swift. Makikitang nag-enjoy ang heir to the throne na sumasayaw sa kanyang Shake It Off habang nanonood sa unang gabi ng Eras Tour stop sa London. Masaya ring sumasabay si Princess Charlotte sa kanyang ama. Pagkatapos ng concert, nagkaroon din ng pagkakataon si Prince Charles, Princess Charlotte at Prince George na makipag-selfie sa American singer-songwriter sa kasintahan nitong si Travis Kelce. Posibleng umabot sa 42 hanggang 49 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas sa merkado sa susunod na buwan. Pagtiyak naman ni House Speaker Martin Romualdez, patuloy ang ginagawang mahakbang ng pamahalaan upang mapababa pa ang presyo ng bigas. Kasunod ito ng pinirmahang Executive Order No. 62 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong ibaba ang rice tariff mula 35% patungong 15%. Ito ang balita ni Rosalicos. Yung target natin by itong buwan na Hulyo, itong July, magkakaroon tayo ng bigas at 45 to 46 pesos a kilo. Hindi kinaya ng rice traders na makapag-produce ng mas mababa sa 30 pesos kada kilong murang bigas. Kaya taliwas sa naunang ipinangako, inaasahang aabot sa 42 hanggang 49 pesos na ang presyo ng staple food simula sa susunod na buwan. Batay ito sa pagtaya ng rice industry players na nakipagpulong kay House Speaker Martin Romualdez. Dahilan nito ang paggalaw ng presyo ng bigas sa world market at sa inaasahang magiging epekto ng Executive Order o EO62 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo ng kautusan na ibaba ang taripang ipinapataw sa inaangkat na bigas mula 35% sa 15% hanggang 2028. Ipatutupad ito 15 matapos ilathala sa Official Gazette ang EO62 noong June 20. Nakipag-usap ang House Leaders sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM at maging kay National Food Authority Officer in Charge, Administrator Larry Lacson. Ang PRISM ang nanawagan kamakailan na ipagpaliba ng implementasyon ng EO62 upang magkaroon ng panahong makapaghanda ang mga magsasaka at stakeholders sa magiging epekto nito. Binubuo ang PRISM ng seed growers, mga magsasaka, millers, traders, importers at retailers. Andun pa rin naman po kami na umaasa na sa pagdating ng review ng nitong EO ay maisusulong na namin yung aming mga recommendations, especially dun sa ating mga farmers para po maprotektahan sila doon sa na mabigyan sila ng kaukulan na ayuda. Sa tanong naman sa House Speaker kung kailan kaya maaabot ang pangakong below 30 pesos na kada kilo ng bigas sa merkado. Siguro by next year, nandyan na tayo, if not soon. But sa mga kadiwa, that will soon be available as well. Inihayag din itong magkakaroon ng alignment ng flood control funding allocations para sa irigasyon upang makatulong din sa lokal na produksyon ng bigas. Muli namang tiniyak ng pamahalaan ang ayuda para sa mga magsasaka. Sa gitna ito ng pangamba ng pagbaha ng angkat na bigas sa merkado dahil sa pagbaba ng taripa. Gayun din ang pagka-displace ng ilang daang libong mga magsasaka.
Pero pagdating po sa sector ng rice mismo sa kabuuan, napakalaki pong stakeholder yan. Ay yung ating mga magsasaka. So ang NFA po, ang commitment namin dyan ay laging malalayan ang mga magsasaka sa kanilang pagtatanim. No? Hindi naman po mapapabayaan ng farmers po dito. Tulad po ng aking nasabi rin nung nakaraang press conference po natin, for 2024, garantisado po yung suporta ng RCEF sa ating po mga farmers. Araw ng Linggo, June 23, nang ihayag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na plano nilang maghain ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema upang hadlangan ang pagpapatupad ng EO 62. Bukod dito, plano rin ng grupong ereklamo sa Office of the Ombudsman, si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan at iba pang opisyal ng Tariff Commission dahil sa umano'y pagpapatupad ng tariff reduction nang walang isinasagawang public consultation. Samantala, kaugnay naman ang kumakalat na larawan ng umano'y Romualdez Rice sa social media, ayon kay Speaker Romualdez. Oh, we haven't sanctioned that, so that will be rectified. But the most important thing is that we bring rice to every Filipino table at affordable prices. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Completely free and vindicated. Yan ang naging pahayag ni dating Senador Laila De Lima matapos katiga ng korte ang kanyang hiling na madismiss na rin ang natitirang drug-related case na isinampa sa kanya sa ilalim ng Duterte administration. Ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang gabi, Dante. Yan bang dismissal sa huling kaso ni dating Senador Laila De Lima ay pinal na o maaari pangyapila? June, tama June. Ito ay pinal na at sa ilalim ng ating batas, ito ay hindi na maaaring iapila dahil naman sa issue ng double jeopardy. Tuluyan ng malaya si dating Senador Laila De Lima mula sa kanyang tatlong kasong may kinalaman sa illegal na drogang isinampa sa Muntinlupa Regional Trial Court ng nagdaang Administrasyong Duterte. June, sa pagdinig kanina, pinagbigyan ni Judge Henerhito ang hiling na demurrer to evidence ni De Lima na layong ipawalang bisa ang huling kaso nito. Sa desisyon ng korte, batay sa kabuuang ebidensya na isinumiten ang prosekusyon o ng Department of Justice, hindi na patunayang nagkasala ang akusado beyond reasonable doubt. Kaya naman, acquitted o absuelto na si De Lima. Liban sa dating senador, pinawalang sala din ang kapwa akusado nito na sina dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo, Ronnie Dayan, Junel Sanchez at Jose Adrian Dera. Jun, ang kasong ito ni De Lima ay nag-ugat sa pagtanggap umano niya ng pera mula sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison o NBP noong siya pa ang Justice Secretary. Ayon pa sa dating mambabatas, makakatulog na siya ng maayos at vindicated siya sa naging hatol ng korte. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. You know, with the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. At alam niyo naman ito, I respected the rule of law despite the pain and the injustice of it all. Nagpasalamat ito sa kanyang o nagpasalamat si De Lima sa Panginoon, sa kanyang pamilya, taga-suporta at sambayan ng Pilipino na naniniwalang wala siyang kasalanan. Binigyan din ito dahil sa tuluyan niyang kalayaan, lalo pang lumakas ang kanyang loob na ituloy ang laban kung anuman ang kanyang napasimula noon. Salamat din po sa aking legal team for their hard work and their extraordinary commitment in defending me against these fabricated spurious charges. Salamat din po kay Honorable Judge Henerhito for his strong sense of justice and fairness.
May mensahe rin ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot ng pagpapatupad ng batas. Muli ding tiniyak ni Dilima na makikipagtulungan siya sa International Criminal Court o ICC. Pag-aaralan din anya ng kanyang mga abogado ang pagsasampa naman ng kaso laban sa dating presidente. Samantala, ayon naman sa prosekusyon mula sa DOJ, pag-aaralan pa nila ang kanilang susunod na hakbang kaugnay sa desisyon ng korte. We have not yet read the decision itself, no? So we are not discounting the possibility of exhausting all proper legal remedies. Jun, ayon pa nga sa pinuno ng panel of prosecutors mula sa Department of Justice, inaasahan sila ay magpapatawag ng meeting sa loob ng linggong ito upang pag-usapan yung kanilang susunod na magiging hakbang kasunod nga dito sa naging desisyon ng korte. At Juno, bukod dito sa na-dismiss o na-acquit na kaso o na-acquit si Dilima dito sa kanyang huling kaso diyan sa Muntinlupa RTC, yung isa pa niyang minor case naman diyan sa Quezon City, which is nag-ugat doon sa umano'y hindi pag-udyok niya doon kay Ronnie Daya na hindi sumunod sa subpoena. Sa pagkakaalam natin, ng House of Representatives ay na-dismiss na din ito. At kanina nga, Jun, isa sa natanong din sa dating mambabatas na after nito, dahil nga nabanggit niya kanina, tuloy ang laban. Natanong siya kung yun ba ay pagtakbo niya muli sa eleksyon, halimbawa sa pagiging senador, pero ayon sa dating mambabatas ay wala pa ito sa kanyang plano at pinag-aaralan pa nila ang mga bagay kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Pero ang kanyang tiniyak ay makikipagtulungan siya sa ICC para makakamit ng mga pamilya ng sinasabing madugong war on drugs ang hustisya na kanilang hinahangad. Yan mo natin ang update. Balik sa'yo, June. Kahapon pa lang, Dante, di ba, nag-usap nga tayo na napaka-optimistic ni dating Senador Laila De Lima sa kanyang Facebook post kahapon. Talagang umaasa siya na talagang mabibigyan na ito ng siya ng talagang kalayaan. Ano? Meron bang selebrasyon ngayong gabi, Dante, sa kampo ni Senador Laila De Lima? Alam mo, June, kinulit din natin sila kanina kung ano ba ang susunod. Natanong nga natin kung after ba ng paglalabas ng desisyon ng korte, magpapapreskon ba siya. Subalit, walang binigay sa atin na kasagutan, maging yung kanyang legal team. Ang sinasabi naman nila ay maglalabas naman daw sila ng bagang advisory kung sakasakaling ano yung kanilang magiging susunod na hakbang pagkatapos itong acquittal nga ng dating mababatas dito sa kanyang huling kaso dyan sa Muntinlupa RTC, June. Pero Dante, mayroon bang detalye yung sinasabi niyang makikipagtulungan siya sa ICC? Anong detalye nun, Dante? Yes, June. Nitong mga after nung nakapag-bail siya sa pagkakatanda natin ay November 2023, noong nakaraang taon ay pinayagan siyang makapagpiyansa at doon nga siya naglabas ng saloobin na siya ay handang makipagtulungan sa ICC dahil ang may mga issue nga dyan na nakapasok na daw sa Pilipinas though wala namang confirmation maging ang ating pamahalaan. Kaya ang sinasabi niya dito ay kung siya ba ay halimbawa iimbitahan ng ICC magbigay ng kanyang testimonya bilang isa sa mga biktima nga ng sinasabing war on drugs, though hindi man directly doon sa mga napapatay pero doon sa sinasabi kasi doon sa pagtatanim ng mga ebidensya, fabricated na mga reklamo laban sa kanya, ay handa siyang makipagtulungan, handa siyang magbigay ng kanyang testimonya sa ICC para sa kanilang ginagawang investigasyon, June.
Katulad nito, nasabi ba kanina ni dating Senador Laila De Lima, katulad noong video na nasa likod niya kanina yung hustisya, papaano niya dinidefine yung hustisya? Kasi baka naman isipin ng iba na ito ay paghihiganti yung kanyang gagawin na pakikipagtulungan sa ICC o kumbaga, kumbaga mapanagot yung dating administrasyon. Alam mo, John, yun nga yung nabanggit niya, sa loob ng halos pitong taon kasi siyang nakulong, no, anim na taon at walong buwan, mahigit. Dinadanas niya yung injustice sa kamay ng nakaraang administrasyon. Pero ang sinasabi naman niya ay yung laban kasing napasimulan niya ay tumutulong dito sa ating mga kababayan na biktima ng human rights. Kaya yun ang kanyang sinasabi, na yung aking napasimulan ay itutuloy niya kung saan tutulong siya doon sa mga biktima ng sinasabing war on drugs o ng human rights sa Pilipinas. Ang sinabi naman niya kanina ay ito naman ngayon ay panahon na managot naman umano, hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabing nasa likod ng war on drugs, kundi ang iba pang mga tiwalianyang mga opisyal noong nakaraang administrasyon na naging resulta kung saan nagdusa siya ng mahigit 6 na taon sa piitan, June. Isa sa napansin natin na personalidad kanina na kasama ni dating Senador De Lima ay yung dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Aquino, no, si dating Secretary Deles. Meron pa ba na mga nakapalibot sa kanya ngayon ng mga dating opisyal ng gobyerno? Yes, June, ang napansin natin, si bukod kay dating OPAP Secretary Ging Deles, nandun din si Attorney Christian Monsod, yung kanyang asawa si Christian Monsod ay isa rin sa taga-suporta ni dating Senador Laila De Lima. Of course, may mga nakita din tayong kanina, June, ng mga grupo ng mga kababaihan mula pa sa iba't ibang lugar na nagpahayag ng kanilang pagkatuwa. Alam mo, nung umpisa pa lang, June, ang nakita natin sa itsura ng mga supporters ni Senador at DOJ Secretary De Lima ay positibo sila na mabibigyan ng tuluyang kalayaan itong si dating Senador Laila De Lima. Kaya nga nung in-announce yung ni Attorney Tacardon, ng kanyang abogado, na granted yung demurrer to evidence, ay labis-labis nga ang galak nitong kanyang mga taga-suporta, kagaya ng naramdaman ni dating Senador Laila De Lima, June. Alright, maraming salamat, Dante Amento, nag-uulad mula sa Caloocan City. Isa na namang cargo ship sakay ang ilang Filipino seafarers ang inatake ng mga armadong grupo ng Houthi sa Red Sea. Ligtas naman ang 27 Pilipinong tripulante ng MV Transworld Navigator at nakapagpatuloy sa paglalayag sa kabila ng missile attack ng mga rebelde. Tinitingnan naman ng Department of Migrant Workers ang pagpapauwi muna sa mga naturang Filipino crew sa kanilang pamilya. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Bilis pa naman. Ulat tao. Ulat tao, sir. Sir, ikaw, sir. Sabar. Hey, ano, sir? Ikaw, sir. Kumakalat sa social media ang video ng aktwal na pag-atake sa bulk carrier na MV Transworld Navigator kung saan sakay ang 27 tripulante nito. Batay sa ulat ng Central Command ng Estados Unidos, naglalayag ang barko sa Red Sea noong Linggo, June 23, ng katakihin ng rebelding Houthi. Bandang alas 4 ng madaling araw, makikitang papalapit sa cargo ship ang isang maliit na bangka. Nang malapit na ito ay natuklasan ng mga Pilipinong tripulante na walang sakay na tao at ito ay isa na namang pag-atake ng mga grupo mula sa Yemen. Ayon pa sa US CENTCOM, nagtamo ng minor injuries ang crew ng cargo ship habang bahagyang napinsala ang MV Transworld Navigator, ngunit nakapagpatuloy pa rin ito sa paglalayag. Galing sa Malaysia at papunta sa Egypt ang naturang cargo ship na may Liberian flag at pagmamayari ng isang Greek company. Kinumpirma rin ang insidente ng pag-atake na ito ng United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO. Sa isang panayam, tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na ligtas ang lahat ng mga Pilipinong seafarers na sakay nito. Nakapaglayag na rin ito malayo sa high-risk areas at hinihintay na lang na makarating sa mas ligtas na daungan.
Sinabi ng Kalihim na malaki ang posibilidad ng repatriation o pagpapauwi sa bansa ng mga tripulante na nakaranas ng atake. Ito na ang pang-apat na pag-atake ng Houthi rebels sa mga cargo ship na may sakay na Pilipino sa mga karagatan ng Arabia. Tiniyak ng US CENTCOM na patuloy silang kikilos, katuwang ang mga kaalyado nito upang panagutin ang mga Houthi rebel at pahinain ang military capabilities ng grupo. Habang nagsasagawa naman ng mga pagpupulong ang Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ng gobyerno upang mapaigting ang proteksyon sa mga Filipino seafarer, partikular na ang mga naglalayag sa Arabian Seas. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magkakaloob ng libreng sakay ang MRT3 at LRT2 sa mga Pilipino seamen bilang bahagi ng pagunita sa Day of the Filipino Seafarer bukas, June 25. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, ang free ride sa LRT2 ay magsisimula ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang MRT3 ay magbibigay ng libreng sakay mula alas 5:30 ng umaga hanggang sa pagkatapos ng kanilang operating hours. Kailangan lamang maipakita ng mga marino ang kanilang valid seafarer's record book, seafarer's identity document o kaya ang seafarer's identification booklet para makapag-avail ng libreng sakay. Hindi pa rin isinasantabi ng mga otoridad ang banta ng muling pagputok ng Bulkang Canlaon lalo't na nanatili pa rin ito sa Alert Level 2. Bilang pag-iingat, hindi pa pinapayagang makauwi sa kani-kanilang tahanan ang higit 200 pamilyang pinalikas mula sa 4-kilometer permanent danger zone ng Bulkan. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Yung delikado lang talaga, yun yung sa loob ng 4-kilometer danger zone na hindi pa binabalik. So yun yung natitira ngayon sa loob ng mga evacuation centers. Mahigit 3 linggo na mula nang pumutok ang Bulkang Canlaon. Ngunit ramdam pa rin ng mga residente na nakatira sa paligid ng bulkan ang epekto nito. Partikular sa munisipalidad ng La Castellana sa Negros Occidental. Dahil nasa Alert Level 2 pa rin ang bulkan at maaaring mangyari ang biglaang pagputok. Hindi pa pinapayagang umuwi ang mga inilikas mula sa 4-kilometer permanent danger zone ng Mount Canlaon. Ayon sa Office of the Civil Defense Region 6, mayroon pang 259 families na nananatili pa rin sa mga evacuation center. Katumbas ito ng higit 1,000 individual na hindi pa rin makabalik sa kanilang normal na pamumuhay. Yung sinasagawa nating preparations ngayon is to assess yung continuing preparations, continuing response natin. Kasi alam natin hindi masusustain ng LGU yung response natin kung magtatagal pa ito. Sinasabi natin magkakaroon ng evacuation fatigue yung mga evacuees natin. So the government, the different government agencies have to step up na makuha yung responsibility sa pagbigay ng tulong doon sa mga affected na mga community. Kaugnay nito, pinag-aaralan na rin ng lokal na pamahalaan na permanente nang hindi pabalikin ang mga residente na naninirahan sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Tinitingnan na ang tuluyang pagbawal sa pagtira dito para na rin sa kaligtasan ng mga tao. At inaalam din ang mga posibleng hakbang na gagawin para matulungan ang mga maaapektuhang residente, lalo na't matatamaan ang kanilang hanap buhay. There is a move na permanently hindi na sila pababalikin doon kasi nga permanent danger zone yun. Kaso we have to take into consideration din yung LGU. Kinoconsider din nila na yung livelihood, mga farmlands at yung mga livestock ng mga families, doon na sila naka-establish sa loob ng 4 kilometers permanent danger zone. So pinapag-aralan na ngayon, it's up to the LGU kung ano yung mga tulong na pwedeng mga tulong na pwedeng maibigay sa kanila. May ginagawang assessment ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa pamamaraan ng pagtugon sa mga apektado ng nakaraang pagputok ng Mount Canlaon. Kabilang narito ang pangangailangan ng mga residenteng nananatili sa mga evacuation center hanggang ngayon. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.
Wala pang naitatalang kaso ng QWERTY o Q fever sa San Lazaro Hospital maging sa Research Institute of Tropical Medicine o RITM. Ito ay kahit pa nakapagtala na ang Pilipinas ng kauna-unahang kaso nito na natukoy sa isang government breeding station sa Marinduque. Sa panayam kanina sa presidente ng Philippine College of Physicians President at infectious disease expert na si Dr. Ronchin Solante, sinabi nito na wala pang dinadalang pasyente ng apektado ng Q fever sa dalawang pasilidad. Ang mga naturang ospital ay kilala bilang mga eksperto sa treatment ng infectious disease gaya na lang ng COVID-19. So far, last Friday, we were informed na meron daw dadalhin ng mga na pasyente, but we were ready for that, pero hindi naman nakarating or walang dumating. Sa ngayon, wala po kaming nabalitaan kasi usually pag ganitong klaseng infection, ang referral hospital dito is either RITM or San Lazaro Hospital kasi because of our capacity na meron tayong magandang mga isolation room at saka yung karanasan na rin natin sa COVID. Nauna ang ipinaliwanag o nauna nang ipinaliwanag ng Bureau of Animal Industry na ang Q fever ay isang uri ng bacteria na kadalasang dumadapos sa mga hayop gaya ng kambing, tupa at baka. Ayon sa mga eksperto, maaaring maihawa ang sakit sa tao, partikular na ang mga nag-aalaga ng mga nabanggit na hayop. Talamak pa rin hanggang sa ngayon ang panloloko at panggagancho sa pamamagitan ng tawag at text gamit ang mga hindi rehistradong SIM cards. Pinasusuri naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang posibleng pananagutan dito ng mga telco. Ito ang balita ni Jed Neresina. Daily we receive by the hundreds, at least on our system. I am sure marami pa tayong reporting system na unaccounted pa, no? Halos araw-araw pa rin nakatatanggap ng mga mensahe mula sa mga hindi rehistradong numero sa kanyang cellphone si Marilyn Umali. Ang iba rito ay may kasama pang unauthorized links o kaya naman tungkol sa panghihingi ng kanyang impormasyon sa bangko. Ngunit dahil alam niyang galing ito sa scammers, hindi na niya ito pinagtutuunan ng pansin. Ini-erase na po namin kaagad, di na po namin binabasa yun kasi nga sabi nga... Kumbaga marami po nagsabi din, kumbaga pag kami natanggap kami na ganun, wag nang ibubuksan, wag lang i-click kasi scam nga daw 'yun. Pwedeng ma-hack yung mga namin, mga person. Pwede siyang kunyari yung may FB account namin, mga ganun. Tapos yung mga personal information. Bukod sa text ay nakatanggap rin ng tawag mula sa hindi kilalang numero si Edwin Salvador at nakuhaan pa ng laman ang kanyang e-wallet. Pinasa ko yung link niyo kasi yung link ko sa GCash pinasa ko sa kanya kasi nga ganito para makuha ka daw yung ganong halaga 30k na pinalunan ko daw sa ganito. At pagtingin ko sa GCash ko wala na. Yung pala siguro kinuha na nila, binuksan nila yung GCash kasi alam nila yung naibigay ko eh. Sa investigasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, talamak pa rin ang ganitong gawain ng scammers sa kabila ng pagpapatupad ng SIM card registration law. Kaya patuloy na paalala nila sa publiko, huwag pansinin ang mga mensahe o tawag na magmumula sa mga hindi kilalang numero. Well, to play safe because of the prevalence of these scams, no? Marami talagang naglipanan niya. When you are unsure, do not reply, no? Kung text message yan, lalo na kung may instructions galing sa bangko, you don't even reply to that, no? Instead, you go to your bank. Sabihin natin, accidenting sinagot mo, di ba? Sabihin na lang natin, do not engage them anymore. Pag kinakausap kayo, nagbebenta o kung ano-ano, disengage immediately. You don't need to entertain them. Bunsod ng problemang ito, makikipagtulungan muli ang CICC sa National Telecommunication Commission o NTC para makahanap ng paraan kung paano matigilan ang mga ganitong gawain. Kasi we need to sit down with NTC to discuss, kasi silang regulator natin, hindi naman kami ang regulator, no? We will provide the information to NTC. O, ito na yung findings namin. Is there a violation? Ano ba ang dapat nating gawin to curtail this kind of modus para
ma-warn yung public o matanggal natin yung mga scammers sa system. May nakikita rin kasi ang CICC na loophole sa sistema ng mga telco, kaya inaantay rin nila ang paliwanag mula sa mga ito. Ito ang isa sa halimbawa ng text message na natatanggap ng ating mga kababayan. Paalala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, mas maigi na huwag na itong patulan at i-report na lang sa mga kinauukulan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumala pa umano ang pagbaha sa ilang mga barangay sa Navotas at Malabon mula nang masira ng isang barn sa navigational gate na humaharang sa tubig mula sa Manila Bay noong June 7. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng MMDA ang parusa o multa na maaaring ipataw sa may-ari ng naturang barge. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa ngayon po, hindi namin maiangat fully na nagko-cause po ng pagbaha sa ilang portion ng Navotas and Malabon. Nasa 80% na lang ngayon ng North Navotas Navigational Gate ang naitataas ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito'y matapos magpumilit pumasok ang barge na may body number na MVDUE6080 noong June 7 kahit na low tide. Dahil sa pagsadsad ng ilalim ng barge sa navigational gate, nasira ang mekanismo nito na nagpapaangat at nagpapababa dito. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malabon, apat na barangay sa kanilang munisipalidad ang lumala ang pagbaha kamakailan. Kabilang dito ang barangay Hulong Duhat, Dampalit Flores, Tanyong at Concepcion. Ayon na rin po naming manumbalik yung mga mapapait na nakaraan na lagi po kaming sikat dyan sa pagbabaha. Matagal na po kaming maayos, ngayon na naman ulit nangyari ito. Sa Navotas naman, apektado ang Barangay Tanza at mga lugar na malalapit sa ilog. Before nangyari po ito, na-manage natin yung flood. Kaya lang pag nasira po talaga itong nav gate, talagang papasok yung tubig. No? Kahit anong gawin nating pumping, dahil lagpas yung tubig doon sa mga dike po natin, talagang wala po tayong magagawa at papasok po yan. Ang navigational gate ay itinataas ng MMDA sa tuwing magkakaroon ng high tide upang hindi pumasok ang tubig sa Navotas at Malabon. Ayon sa presidente ng Metro Ship Builder and Ship Repairers Association Incorporated, wala pang commitment ang may-ari ng barge sa nagawa nilang pinsala. Pag-aaralan pa ang posibleng sanction o penalty na maaaring ipataw sa kanila. Iimbestigahan pa po yan kung ito ba talaga ang cause. Kasi matagal na po talagang ganyan ang sitwasyon natin sa ilog. Yung possible sanction po, tingin ko dapat lang na may managot po dito sa nangyari. Patuloy pa ang ginagawang assessment ng MMDA kung gaano kalaki ang sira ng navigational gate at wala pang pinal na halaga kung magkano ang magagastos sa repair nito. Pero ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, kung ang buong navigational gate ang isa sa ayos, aabutin ito ng nasa 300 million pesos. Dahil sa nasirang mekanismo ng navigational gate, gagamit muna ng crane ang MMDA para maitaas ang harang at makita ang pinsala nito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman po ang ating mga kausing ang araw po ng Lunes. Salamat po at shout out kina Leo Galindez, Jerome Danyosa, at Arlene Estudillo. Salamat din kay Denise Punzalan, Eladio Morillo at Rebecca Limosner. Mantala, narito po ang salita ng Diyos, tigil sa taong masama at walang takot sa Kanya. Mula sa Aklat ng Awit, 36:3 na nagsasabi, ang mga salita ng Kanyang bibig ay kasamaan at karayaan. Iniwan Niya ang pagkapantas at paggawa ng mabuti.
At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Ito'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ipinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.